Mismo dito sa baba ng bayan ng Tapas, meron dyan mga landmines na, na nilalagay yung mga New People's Army. Bandang switch dyan, papuntang Dumalag. May mga namatay ng mga military dyan. Marami ng mga atrocities silang ginawa. Especially yung pag-ambush not only sa ating army personnel, but sa ating mga PNP. At yung pag-liquidate nila, pag-patay nila sa mga kapgoos. Sa kabila ng nakaambang panganib, hindi nagpatinag ang tropa ng gobyerno sa pagsupil sa naghahasik ng gulo. Marami rin ang naglakas loob na sumabak sa pagiging sundalo. Ang ilan pa sa kanila, tubong tapas, gaya ni Private Daryl Fokbit. Mula sa pamilya ng mga magsasaka sa Barangay San Nicolas, nangarap si Private Fokbit na mapabilang sa sandatahang lakas. Nasipang magsundalo para makatulong sa pamilya ko. Pag-graduate ko high school, nagtikaw sa exam, sir. Interesado kita siya kagod ang to serve people daw. Kag gusto na kita nang maging sundalo, kag gusto na kita makabulig ka namo. Pangarap niya, bata pa magsundalo daw siya, sir. Kasi mahirap dati ang buhay namin. Noon pa man, hindi nalingid sa kanyang kaalaman ang panggugulo ng NPA sa kanilang lugar. Pagbubunyag pa niya, maging ang kanilang pamilya, minsan ding naging biktima ng mga ito. Yung pamilya ko, pinatay ng NPA, sir, dati. Parte sa, ano, dati, sir, sa lupa lang, sir. Nagalit yung NPA, kaya pinatay yung pamilya ko. Aminado ito na nung una, galit ang kanyang nararamdaman sa naturang grupo. Ngunit mula na maging sundalo, lumawak ang kanyang kaalaman ukol sa ugat ng armadong pakikibaka. Kaya naman ang madestino sa 12th IB na sumasakop sa bayan ng Tapas, sinikap nitong makapag-ambag sa ikabubuti ng bayang kinalakihan. Founded in 1874, ang bayan ng Tapas dito sa lalawigan ng Kapis ay ang pinakamalaking bayan sa isla ng Panay. May 58 mga barangay. Isa na itong first-class municipality ngayon at may populasyong aabot sa 60,000 katao. Sa ngayon, patuloy mang nakakagala ang mga rebeldeng NPA sa mga upland barangays sa bayan na ito. Dobling pinag-ibayo naman ng militar ang kanilang isinasagawang Community Support Program. Sa ilang dekadang tunggalian sa pagitan ng gobyerno at komunistang grupo, nagpatuloy ang pagdanak ng dugo. Hanggang sa nagsimulang tukuyin ng militar ang punot dulo ng suliranin, ito ay sa pamamagitan ng Community Support Program. Mag-i-immerse yung mga kasundalo natin sa mga liblib na barangay to provide security, but not just security. It will also bring development to the far-flung barangay. We have several teams of this Community Support Program. Nagpupulong-pulong, kausapin ng mga tao, and we bring in itong mga ibang government agencies. Bit-bit ang layuning ito, ilan sa mga sundalo ang dineploy para manguna sa programang ito. Kabilang na rito si Private Fokbit, kung saan na-assign siya sa itinuturing na pugad ng insurensiya sa bayan ng Tapas, ang Barangay Lahog. Itong Lahog, this is the heart of insurgency. Ito yung puso ng insurgency. Na walang makapasok dyan, sobrang ano dyan ang suporta ng barangay niyan sa mga taga-kaliwa. Yung mga nakatira dyan, either kamag-anak ng NPA o NPA mismo, masasabi natin na big percentage ng armado sa Central Panay ay Tagalahog. Taong 1970s nang umusbong ang insureksyon dito sa isla ng Panay at dito mismo sa Barangay Lahog, bayan ng Tapas sa lalawigan ng Kapis, nasaksihan ang pinakamatitinding mga labanan sa pagitan ng mga sundalo at mga rebelde. At sa higit na 4 na dekada, ang lugar na ito ay ang naging sentrong pugad ng rebelyon laban sa pamahalaan. Magandang gabi, Pilipinas!